ating headline. Mga guro sa rehiyon ng Barm sumailalim sa Comelec orientation para sa May 2023 election. 225 kaso ng dengue na itala sa Zamboanga City. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nakipagkaisa sa blood donation sa Zamboanga, Sibugay. Maayong adlaw, Pilipinas. Ngayon ay araw ni Sabado, ika-26 ng Pebrero 2022. Ako, si Clavery J. Gabriel. Narito na ang mga balitang nakalap ng ating mga Eagle News correspondent dito sa iba't ibang dako ng Mindanao. Sa detalye ng ating mga balita. Sumailalim sa Comelec orientation ang mga guro sa Bangsamoro Region para sa May 2022 election. Bahagi ito ng mga paghahanda para sa mapayapa, ligtas at maayos na lokal at pambansang halalan sa naturang rehiyon. May detalye si Odessa Cruz. Sumailalim sa orientation ng Commission on Elections o COMELEC ang mga gurong magsisilbi bilang mga Board of Election Inspectors para sa darating na May 2022 election sa Bangsamoro Region. Bahagi ito ng mga paghahanda para sa mapayapa, ligtas at maayos na lokal at pambansang halalan sa BARM. Ayon kay Bangsamoro Education Minister Muhakger Iqbal, nais nilang maging maayos at ligtas ang partisipasyon ng mga guro ngayong darating na halalan sa BARM bilang ito ang una matapos maitatag ang rehiyon noong 2019. Higit 200 guro mula sa Cotabato City at Maguindanao ang dumalo sa orientasyon na isinagawa sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Kaparehong orientasyon din ang isinagawa sa mga lalawigan ng Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nitong 2021, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang COMELEC at BARM Ministry of Basic Higher and Technical Education para matiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng mga guro at iba pang tauhan na magsisilbi sa 2022 elections. Sa mga nakalipas na taon, ang mga lalawigan sa BARM ang maituturing na mapanganib ang pagsasagawa ng eleksyon dahil sa mga naitatalang kaso ng karahasan sa pagitan ng mga magkakatunggaling kandidato sa halalan. Mula sa Maguindanao, Odessa Cruz, matatag, matapang, matapat. Inihanda na rin ang mga guro sa lalawigan ng Basilan na silang magsisilbi sa nalalapit na halalan. Narito ang report ni Grace Alcunaba. Nagsagawa ng orientation sa 500 gurong magsisilbi sa darating na halalan sa Mayo 9 taong kasalukuyan sa Furigay College, Barangay Limuok, Lamitan City, Basilan. Pinangunahan ni Lamitan City School Division Superintendent Myra Borja Mangkabong at ni Acting Provincial Election Officer Attorney Vegspar Julie ang pagharap sa mahigit 500 guro sa pagsisimula ng MBHTE orientation sa paparating na pambansa at lokal na halalan. Ang una sa naturang electoral exercises sa ilalim ng kasalukuyang Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARM. Nasa 200 sa mga gurong ito ay mula sa Lamitan at 300 mula sa Masilan Division. Maglilingkod sila sa Mayo 9, 2022 pool. Umaasa si Attorney Vidsfar Julie na sana'y maging mapayapa ang darating na national at local election dito sa probinsya ng Basilan. Mula dito sa probinsya ng Basilan, ako si Grace Alcunaba, matatag, matapang, matapap. Naging viral sa social media ang hindi pagkakaunawaan ng alkalde ng Damulog sa Bukidnon at ng isang private FM station. Alamin natin ang karagdagang detalye kay Jesslyn Kate Hangayo. Kamakailan lang ay naging viral sa social media ang hindi pagkakaunawaan ng Honorable Mayor ng Damulog at ng isang private FM station ng nasabing munisipalidad. Ayon kay Mayor Melina Rubo, Municipal Mayor ng Damulog, Bukidnon.
ay nabigyan na yan ng cease and desist order galing po sa NTC year 2019. So sa 2020 po pinapatawag ko din sa opisina ko yung may-ari para maasikaso niyan yung papers niya. So yan talaga yung ano sir, binigyan pa natin ng pagkakataon para ma-proseso yung papers niya po, pero hindi niya ginagawa, no? So sa taong 2020 po pinapaklos na po natin yan. Dagdag pa ng mayor, nais lamang ng kanyang tanggapan na lahat ng mga nagnanais magtayo ng negosyo ay dapat nakakumpleto na ang mga papers permit bago mag-operate ng anumang mga negosyo o establisimento. So, yung nangyari, wala silang nasubmit kahit isa. So, paano namin mabigyan ng business permit na wala naman silang anong papel na ipakita, no? Tapos nasa municipal ordinance namin na bago magtayo ng registration dapat i-comply nila yung mga papers, no? So ang nangyari, ni-refuse nila yung executive order ko isang beses, tapos nagpadala na naman ako ng executive order, no? Pangalawang executive order. Tapos pangatlong executive order, sinabi ko sa kanila na wag muna mag-on-air, no? Ano muna yung iligpit muna nilang mga gamit kung wala pa silang papel na ikapakita. Kung hindi, pupuntahan namin at saka i-confiscate namin, no? Sa kasalukuyan ay nasa proseso ng pag-uusap ang dalawang panig upang mabigyan ng lunas ang nasabing alitan o hindi pagkakaunawaan ng nasabing pangyayari. Mula rito sa probinsya ng Mukidnon, ako si Jazlyn Kitangayo kasama si Pipito Artianza para sa Aguila Probinsya. Matatag, matapang, matapat. Samantala, nakikiisa sa peace covenant signing ng PNP BARM ang magkatunggaling kandidato sa Maguindanao. May detalye si Odessa Cruz. Nakiisa sa peace covenant signing ng Philippine National Police Regional Office Bangsamoro Region o PRO-BAR ang mga kandidato para sa darating na May 2022 elections dito sa lalawigan ng Maguindanao. Pumirma sa Peace Covenant at Integrity Pledge ang magkatunggali sa pagkagobernador sa lalawigan ng Maguindanao na sina incumbent Governor Bai Mariam Sangki Mangudadatu at incumbent 2nd District Representative Esmael Toto Mangudadatu kasama ang buong lineup ng kanilang mga partido. Kasabay nito ang launching ng kampanya ng PNP na Secure, Accurate, Free and Fair Elections o SAFE 2022. Katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan ayon kay PRO-BAR Regional Director Police Brigadier General Arthur Cabalona, nakatuon ito sa pagsusulong ng mapayapa, ligtas at patas na halalan sa buong rehiyon ngayong darating na Mayo 2022. Malaki ang impact po nito kasi na gagada natin lahat iba't ibang sektor ng rehiyon na manalangin at tumulong. At mainganyo din yung mga miyembro ng pamamayan na maging medium of our, kumbaga extension of our function as mga tinatawag na pulis sa bayan. Partner ng PNP sa kampanyang ito ang Commission on Election at Armed Forces of the Philippines. Nanawagan naman ng hinahon at pagkakaisa si incumbent Governor Bai Mariam Mangudadatu upang maging mapayapa ang darating na eleksyon para sa mga mamamayan ng Maguindanao. Ang mensahe ko sa aking mga bayan, lalo sa lalawigan ng Maguindanao, gusto ko na gobyerno may mula sa akin sa Maguindanao ay nakikiapila sa lahat ng ating kasaluwen na mangibabaw ang pagkakaisa, mangibabaw ang hindi lang ang pagkakaisa kundi ang pagmamahalan. Alam ko na, ito pinagkita na ito within 45 days, hindi ko na kailangan na magkaroon ng karakasan. Ipakita na lang natin kung ano yung plataforma ng bawat isa at hayaan natin taong bayan ang mamili. Mula sa Maguindanao, Odessa Cruz, matatag, matapang, matapat.
Pinangunahan naman ng mga tauhan ng Libak Municipal Police Station ang isinagawang peace rally at caravan para sa Safe 2022 o Secure, Accurate, Free and Fair Elections. Si Orlando Aguado para sa detalye. Bilang paghahanda para sa mapayapa at ligtas na halalan ngayong darating na Mayo 2022, pinangunahan ng mga kawani ng Philippine National Police sa Libak Sultan Kudarat ang ikaraban kasama ang iba't ibang sektor at advocacy group sa bayan. Bahagi ito ng kampanya ng PNP na Safe 2022 o Secure, Accurate, Free and Fair Election 2022. Katuwang ang Kumilik EFP, mga bikers group, people organization at religious sector. Matagumpay na naisagawa ang karaban sa buong bayan ng Libak simula alas 4 ng hapon na nagtapos sa Libak Land Transport Complex sa Barangay Kinudalan. Dito isinagawa rin ang signing ng Pledge of Commitment nang dumalo sa pagsusulong ng mapayapa, ligtas at patas na halalan. Nagpasalamat naman si Libak PNP Chief Major Joel Martinez sa mga nakiisa sa aktibidad at nangako na sa panig ng PNP ay makakaasa ang taong bayan na ibibigay ang mataas na level ng seguridad sa araw ng halalan. Mula rito sa Libak Sultan Kudarat, ako si Orlando Aguado, matatag, matapang, matapat. Naitala sa lungsod ng Zamboanga ang nasa 225 kaso ng mga nagkakasakit ng dengue. Alamin natin ang detalye sa report ni Sheila Maria. Nasa 225 na kaso ng dengue ang naitala sa Zamboanga City base sa sinabi ng City Health Office. Ayon kay City Health Dr. Dulce Mirabiti, nasa 7 na ang namatay sa sakit na dengue dito sa Zamboanga City. Halos mga bata ang edad na sa 10 anyos pababa. Sa ngayon, hinihikayat ng local government ang mga residente na i-report sa kanilang barangay official kung sino man ang may sintomas sa sakit na dengue para maagapan at hindi na lumala. Nababahala ang pamahalaang lokal sa posibleng pagtas muli sa dengue cases, lalo na ngayong nakaranas ng pag-ulan ang lungsod. Mula dito sa Zamboanga City, Sheila Marias para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Mula dito sa Zamboanga City, Sheila Marias para sa Agila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Mula dito sa Zamboanga City, Sheila Marias, matatag, matapang, matapat. Ang iba pa nating mahahalagang mga balita sa aming pagbabalik. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kusang sumuko sa mga militar ang isang tauhan ni Abu Sayyaf Group Leader Foroji Indama sa Naval Forces Western Mindanao. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Sheila Maria. Sumuko sa militar ang tauhan ni ASG Leader Foroji Indama sa Naval Forces Western Mindanao at sa tulong ng Joint Task Force Basilan, dalawang araw na ang nakalipas. Hindi na pinangalanan ni Rear Admiral Toribio Adasi Jr., ang commander ng Naval Forces Western Mindanao ang sumukong ASG. Kasamang isinuko nito ang kanyang kalibre 30 M1 rifle na ngayon nasa kustudiya na ng AFP. Sa ngayon, ang ASG surrender ay isinailalim muna sa medical attention sa Cam Navarro General Hospital at maayos naman daw ang kanyang kalagayan. Matapos ang medical check-up, ay ibabalik ito sa Basilan Joint Task Force at headquarters ng 101st Brigade ng Isabela City para sa posibleng inclusion ng local programs para sa mga ASG surrendery. Mula dito sa Zamboanga City, Sheila Marias para sa Agila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Matagumpay namang naaresto sa probinsya ng Zamboanga del Norte ang isang magsasakang wanted person ng Imelda, Zamboanga, Sibugay. May detalye si Shalamay Gutang. Sa pangunguna ni Police Captain Rene Borgonya Sagan, Acting Chief of Police ng Baligian Municipal Police Station, matagumpay na naaresto ang isang farmer na wanted person ng Imelda Municipal Police Station sa Sitio Matalong, Barangay Poblasyon, Baligian, Zamboanga del Norte.
Kinilala ng PNP ang inarestong wanted person na si Sunny Andriano Tamac, 45 taong gulang, na kasalukuyang naniniraan sa barangay Candis, Siocon, Zamboanga del Norte. Sa pamamagitan ng warrant of arrest na may criminal case number I-4873 na inilabas ni Presiding Judge Josefino Bail noong February 2, 2017, ay inaresto si Tamac sa lugar, subalit may inirekomendang piyansa sa halagang 200,000 pesos. Pansamantala, nang nakakulong ngayon ang suspect sa Baligian Municipal Police Station bago i-turn over sa Imelda Municipal Police Station for proper disposition. Mula dito sa Zamboanga del Norte, Sheila May Gutang para sa Aguilar, Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. Samantala, nagsagawa ng feeding program ang mga tauhan ng Calawit Municipal Police Station sa Barangay Tugok, Calawit, Zamboanga del Norte. Si Lorino Tadjuan para sa detalye. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Jose Ruel Sanchez, Acting Chief of Police ng Calawit Municipal Police Station, kasama ang mga kinatawan ng LGU, naging matagumpay ang sinagawang feeding program sa Barangay Tugop, Bayan ng Calawit, Zamboanga del Norte. Sinabi ni Sanchez na napagalaman nila na ang Barangay Tugop ay isa sa barangay na maraming bata at karamihan sa mga pamilya dito ay mahihirap lamang, kaya dito nila ay sinagawa ang feeding program. Dagdag pa nito, dahil ang Barangay Tugop ay isa sa far-flung barangay ng Bayan ng Calawit, hinikayat din ni Sanchez ang mga magulang na hindi dapat matakot dahil ang layunin ng mga PNP ay makatulong sa komunidad. Nagpasalamat naman sa PNP ang mga residente sa nasabing barangay. Mula dito sa Zamboanga del Norte, Lorino Tujuan para sa Agila, Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. Isang tree planting activity naman ang isinagawa ng Philippine Statistics Authority, Regional Mobile Force Battalion, Coast Guard at 2nd Ranger Battalion sa bayan ng Lagindingan, Misamis Oriental. May detalye, Sir Richard De La Cruz. Labis ang pasasalamat ng mamamayan at local government sa Philippine Statistics Authority, Regional Mobile Force Company Police Team, Coast Guard at 2nd Ranger Battalion na nagsagawa ng paglilinis at nagtanim ng mga puno sa tabing dagat ng Lagindingan, Misamis Oriental. Ayon kay Julita Nakaryo, Supervising Statistical Specialist, bahagi ito ng kanilang programa. Today, we're celebrating the 32nd Civil Legislation Month. So, and one of our activities is this mangrove planting, the coastal cleanup. Dahil kaisa ang Regional Mobile Force Battalion sa mahalagang programa ng Philippine Statistics Authority, masaya at lalong nagkalapit ang loob ng tatlong ahinsya ng pamahalaan pagsulong ng iba't ibang programa para sa ikapanatili ng kalinisan at maiwasan ang mga pagbaha, lalo na't sa panahon ng tag-ulan, dahil sa patuloy na pagtanim ng puno at pagpapanatili ng kalinisan. PCE anniversary pala ito sa PCE month. At we are joining the PCE and the Armed Forces and at yung Philippine Coast Guard sa pagtatanim, paglilinis at pagpatakas para sa kabutihan ng ating karagatan, no? Habang mababa pa ang dagat. Richard De La Cruz, matatag, matapang, matapat. Magbabalik pa ang Agila, Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nakiisa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa isang blood donation activity sa Zamboanga, Sibugay. Si Jay Santos para sa detalye. Pahirap ng pahirap man ang mundo, tuloy pa rin ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa ganitong pagtulong sa kapwa-tao. Sa isinagawang blood donation activity sa bayan ng Ipi, Lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, todo suporta ang mga miyembro sa ngaring makatulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng dugo.
Ang aktibidad po na blood donation ay isang pagtugon din o pagsunod natin sa mga aral ng Diyos bilang pagmamalasakit o pag-ibig sa ating kapwa-tao. Naglalayon ito para matulungan ang mga pangangailangan, lalo na po ang pangangailangan tungkol sa dugo. Kaya naman, ang aktibidad na ito ay nilayon ng pamamahala na mag-isagawa para magkaroon po ng bahagi, lalo na mapangunahan ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo ang nasabing pagmamalasakit o pag-ibig natin sa ating kapwa. Sa gitna ng pandemya, maraming mga kababayan natin ang nangangailangan ng dugo. Ano man ang katayuan ng tao sa buhay na ito, napakahalaga pa rin anya ang pamamahagi ng dugo, lalo na sa mga inalipin ng karamdaman. Laking pasalamat naman ang isa sa mga nag-donate ng dugo na si May Ann Magbanwa. After ko po makuha na ng dugo, nasayahan din po ako dahil nakipagkaisa po ako sa aktibidad po ng iglesia. At masaya rin po ako dahil makagulong po sa ibang tao. Mula dito sa Zamboanga, Sibugay Province, Jay Santos, matatag, matapang, matapat. Namahagi naman ng Agricultural Intervention ang Department of Agriculture Regional Field Office 9 sa mga benepisyaryo ng Balik Provincia Bagong Pag-asa Program sa Poblasyon Kalawit, Zamboanga del Norte. May detalye, Sir Roosevelt Mondinido. Ang Department of Agriculture Regional Field Office 9 nagsagawa ng distribution of agricultural intervention para sa mga benepisaryo ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 program na pinangungunahan ni Regional Executive Director Radun L. Cedeño mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa May Mindanao Livestock Production Center sa Poblasyon Kalawit, Zamboanga del Norte. Nilikha ng DE Regional Development ang BP2 Council na nag-requires ng apat na key areas of development na ang una ay empowerment of local industries, pangalawa food security and agricultural productivity, pangatlo development of infrastructure at ang pang-apat ay social welfare, health and employment. Isa naman ang DE sa maraming miyembro ng BP2 Council na nagtutok sa area of food security and agricultural productivity. Ang sitio muno, Barangay Daniel Maing sa bayan ng Kalawit, Zamboanga del Norte ay isa sa pilot sites ng Balik Provincia Bagong Pag-asa Program. Ang mga benepisaryo kinakailangang magbuo ng grupo at kailangan din na mahistro ng registry system for basic sector in agriculture at tinulungan naman ng Municipal Agriculture Office. Ang pamamahagi ng intervention kasama ang livestock components tulad ng baka, kambing at mga katutubo na manok. Kasama na rin ang feeds. At sa crop components ay mga corn seeds, upland rice seeds, vegetable seeds at banana plants. Kasama na rin ang mga pampataba na kailangan at mga garden tools. Nag-schedule naman ng pagsasanay para sa mga benepisaryo upang malaman nila ang mga kaparaanan sa pagtatanim at pangangalaga nito upang matamo ang masaganang ani at mataas na kita. Mula rito sa Zamboanga del Norte, Roosevelt Mondinido, para sa Agila Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Sa Zamboanga del Norte pa rin, nagsagawa na clean-up drive ang mga tauhan ng pulisya, katuwang ang lokal na pamahalaan sa barangay poblasyon bayan ng Kalawit ng nasabing probinsya. May detalye sa Lorino Tudyuan. Nagkaisa ang Local Government Unit o LGU at PNP para isagawa ang clean-up drive sa Poblasyon Kalawit, Zamboanga del Norte. Layunin nito na mapanatiling malinis ang bayan para maging ligtas ang mga residente dito sa anumang banta ng virus, lalo na sa COVID-19. Kailangan daw na laging malinis ang palibot, lalo na sa lugar kung saan dinayon ni Pangulong Duterte ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Dahil ang Kalawit daw ang pinaka-pilot site sa Administrasyong Duterte, sinikap ng PNP at LGU na mapanatiling malinis ang bayan pagsunod sa health protocol upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Mula dito sa Zamboanga del Norte, Lorino Tudyuan para sa Agila, Pilipinas, matatag,
matapang matapat. At yan ang mga balitang nakalap ng ating Mindanao ABC correspondent. Subaybayan kami sa Radio Agila YouTube channel mula Lunes hanggang Biyernes at Agila Pilipinas Weekend tuwing Sabado para sa mahahalagang kaganapan dito sa Mindanao. Matapat na nagbabalita sa inyo, matapang sa paghahanap ng katotohanan, matatag na dadagitin ang bawat impormasyon. Ako, si Clubridge J. Gabriel, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay and we live in interesting times.